Hey! Hindi niyo ako makita. Ang lamig ah. Hi! Kita. Pag ay, nakita niyo yung napakadumi kong kama. Ano yung cellphone ko? Ayun. Ako po si Philip, nagbabalik mag-isa lang sa video kasi na-miss ko kayo. Hindi pantay ang camera! Muli po, ako po si Philip dahil... Putang ina! Kamay ba ako? Ako po si Enzo at ngayon magmumukbang. Tagal ko na rin kayong di nakakausap. Ang last yata mga 2-3 years ago pa. Kakain tayong Jollibee kasi this is my favorite. Tapos sagutin ko yung mga questions nyo. Ito kasi parang post lang ako ng post pero ang dami sa inyo yung gusto pa akong makilala as a person. Kuya vlog naman po kayo na chill lang, yung kayo lang mag-isa. Hindi actually wala talaga nagko-comment dun. Then meron naman, may nakita naman ako. Binag-order ako 2-piece chicken and burger steak with rice. Ito yung go-to ko palagi. Last kong vlog na mag-isa lang, pinag-usapan natin yung past life ko sa States. Kung paano ako nabuhay doon, ganun. Let's talk more about my personal life. Gusto ko makilala nyo ako, ganun, ganun. Okay, first question. Mag-sex po tayo. Ang programang ito ay rated SPG. Chill questions muna tayo. Wag na muna tayo sa mga extremities. Mga madadali muna. Oh, Kuya Phil, ilan taon na po kayo? I am 22 years old. Birthday ko po March 29, 2001. Aries po ako. Hindi ako masyadong mahilig sa mga horoscope, gano'n. Neutral lang. Wag mo lang gawing buong personality mo yung horoscope. Hindi yung porket Aries ako tapos ahas ka, Scorpio or whatever, tapos sabihin mo, ay, hindi tayo compatible, hindi kita magiging kaibigan. Wag lang gano'n. Fun fact, we are quarter Chinese kasi yung lolo ko po Chinese. Dapat tanto ko yung last name namin kasi yung lola ko parang second wife. I'm not sure. Ito lang yung pagkakaalam ko. Dapat kasi yung last name namin tanto ko. Pero yun nga, second wife yung lola ko. Tapos kung kilala mo ko, pero hindi mo kilala yung family ko, which is, I think, rare, medyo rare, no? Pero if you don't, I am from a family of 9. Lahat po kami full siblings. Purong-purong from mom and dad kami. Sa pagkakaalam ko, hindi ko naman. Bunso po ako sa lalaki. Anong age range mo sa pagjowa? Sa totoo lang, nung bata ako, yung either ka-age ko or yung mas bata sa akin. Hindi naman yung super bata, yung parang a month older, few months older. Start first kong magkajowa was 15. Which okay, ilan na po naging exes niya. So, kakwento ko na. Kung official, 4. Hindi official, siguro mga 200. For sure, kayo rin naman marami. Ang daming naka-MU, ang daming naka-talking stage, ang daming naka-situationship. Relasyon na balang label. Kasi ako rin sobrang dami kong ganun. Kasalanan pa rin kasi may trust issues ako. Nung high school ako, medyo may pagka-malandi ako. Kwento kay first ex ko. I was 15, na-inlove ako sa kanya. Andito rin, how did you lose your virginity po? First of all, hindi kami in contact, like strangers kami. Nakwento ko na rin yata to sa live. As a lot of you may know, nag-migrate ako sa States na bata ako. Doon ako lumaki, doon ako nag-aral. And sobrang na-culture shock ako. Dito talagang medyo na-ano ako, yung nakulong, yung hindi ako masyadong maalam sa labas. I mean, normal naman yun. Imagine at 13, 14, wala akong alam-alam. Tapos biglang boom, pumunta ako sa States na everyone at 14, 15 talagang lumalabas na, naninigarilyo na, umiinom na, nagpo-party. Party na. At syempre ako, gusto kong makibulong, gusto kong mag-fit in. So, immediately, naghanap na ako ng mga friends, ng mga barkada. So, natitry ko na makibulong. Hey, what's up, guys? Buti na lang, maganda naman yung reputation ng Filipino sa school na yun. Kasi sa school na yun, tingin nila sa Filipinos, okay naman yung pananaw nila sa akin. Hindi naman sila naging racist. Medyo marami na akong naging friends, nakakausap. Kung alam niyo homecoming, para siyang prom. Meron homecoming after party at first time ko mag-attend ever ng party. First time ko uminom, first time ko malasing, first time kong gawin lahat ng iniisip niyo sa gabing iyon. After ng homecoming, ang saya saya mag-insert akong few clips. Ayan, videos. O, saya, party-party lang. Woo-hoo-hoo. Yung homecoming kasi sa school. Tapos yung homecoming after party, parang gawa-gawa lang ng students. Parang doon, may inuman na, drugs na, or whatever. Siyempre, kasama ko yung mga kaibigan ko. Nag-aasaran kami. Who are you gonna sleep with tonight? Siyempre, ay, baka isipin nila loser ako pag sinabi kong virgin ako eh. Sinabi ko sa kanila, hindi na ako virgin, ganun. Ano na ako, yeah, I've done everything in the Philippines. Kasi, paano nalang malalaman, di ba? Sabi ko, siyempre, galing ako Pilipinas. Malamang maniniwala sila sa akin. So, para sa group na yun, parang ako yung pro. Lahat lang naman ng sinasabi kong knowledge sa sex. Sa mga bata po dyan, patnubay at gabay, please, medyo magiging SPG po tayo. Kaya wala yung kasama ko lagi dito ng dalawang kapatid. We will get more into my personal life and adult talk. So yun, lahat lang naman ng alam ko sa knowledge about sex is because of porn. Siyempre, bata rin naman yung mga barkada ko. Di nila alam kung totoo ba yung sinasabi ko. Yeah bro, you just put it in, you just feel it, it just feels good. Parang nagkaganan lang ako, pero hindi ko alam yung sinasabi ko ba talaga. Pero naniniwala sila sa akin. Apparently, sa gabing yun, meron daw girl na natitip
tipuan ako. She's a senior, tapos ako sophomore. So yung group of friends ko, tsaka yung group of friends niya, nag-meet kami sa backyard, tapos ayun, naglaro kaming spin the bottle. Matatanda sila, tapos kami bata. So parang medyo inaasarasan nila kami. Oh yeah, the kids are here. Pero ako, parang nagpapagul. Parang tahimik lang ako. Kunwari, pero sa loob ko, parang, shit, gusto ko nang umuwi. Eh dun kasi, medyo nag-shots na rin kami. Guys, di ako nagbibiro. First time kong uminom. Tequila, vodka. First time, tapos yung una talaga, nag-feeling ako na hindi siya masakit. Pero isipin nyo, first time mo, tapos pinilit mong magmukhang cool. Akala ko talaga noong una, parang nilalason ako. Parang, shit, nilalason ako. Bakit ganito? I'm gonna die. Pulang-pula na yung mukha ko. Tapos naglaro na kaming spin the bottle. Paalala nyo yung first time nyo malasing. Feeling nyo, sobrang powerful nyo. Yung parang, ang sarap lang ng pakiramdam, di ba? Yung spin the bottle na game, if di nyo alam, mag-i-spin nyo yung bottle. Kung kanino siya naturo, hahalikan mo siya. A virgin talaga kasi ako nun. Parang sabi ko, hindi pa ako ready sa ganyan. I want to lose it with someone. Someone I love, someone I like. Di ba pagbata ka, medyo may pagka-hopeless romantic ka? Tapos tinatong nila, oh, are you gonna f***er? Gawa ganun na sila. Nagpapakul lang ako para sinasabi ko, yeah dude, whatever happened. Punta na sa turn ng girl, tapos in-spin the bottle niya. Naturo sa akin yung bottle. Guys, maganda siya. Medyo lasing na ako na. Nagpapakul lang. Sabi ko, ah, yeah, sure. Parang deep inside, parang, puto mo na, anong gagawin ka? Wala pa ako first kiss nun. Practice lang ako dito sa ano ko. Hinahaligan ko yung ano ko. Nag-YouTube pa ako nun. How to be a good kisser. Talaga, sobrang takot ako. Gusto ko mag-back out. Pero, kasanggan natin dyan ang vodka. Dahil medyo lasing na ako nun. Parang medyo nagkaroon tayo ng confidence. Ayun. Mabagal na nag-crawl. Tapos ayun guys, talagang kinain niya yung mukha ko. Akala ko smack lang. Parang dinila-dila niya. Ganun. Mas ako, lasing na ako nun. So para ako, go with the flow na lang. Akala ko, okay, tapos na. Uwian na. Hindi siya nagpaawat. Bigay siya sa akin ng mga cocktails, ng mga drinks, nalasing ako sa wine cooler. Eh, di ba paglasing ka na, di mo na alam kung nakakailang shots ka na and everything. Medyo blurry na yung things. Yung friends ko, parang wasak na rin sila. Ang alaala ko na lang, kasi chinek ko yung phone ko nung time na yun. Mag 1 a.m. na nun. And then, nung 1 a.m. na yun, paakit kami sa our kwarto. Hindi yata siya lasing ng time na yun. Napapansin ko, lahat na binibigay niya ng inom sa akin, tapos siya hindi umiinom. Nalaman ko rin kasi later on na parang ginagawa niya talaga yun sa younger or sa mga mas bata sa kanya. Kasi 18 years old na siya, sa ako nung time na yun, 15. Senior year siya in high school, tapos ako sophomore. Yun na yun. Next thing I know, I was in bed, tapos ganun na. She was doing everything. Ako parang syempre, kung baka mapahiya ako na parang nag-iayabang ako na experience ako, tapos hindi ko pa alam. So sinabi ko na lang, oh sorry, I'm very drunk. I don't think I'll be good. Sinasabi ko sa kanya, I don't think I'm fit right now. Like, I don't want you to be disappointed. Gumagalan ako sa kanya, pero, ay! So siguro, feel ko, nakuha na niya yun. Na-realize niya na nagsisinungaling lang ako. Tapos sinabi niya, no, it's fine, it's fine. But syempre ako, sige, sabi ko sa kanya, okay, fine, but like, you can just take the lead. Gumanda na lang ako para, di ba, masalba ko yung sarili ko. Eh, kasi medyo popular din siya. Alam niyo, yung sa movies, yung nagsisex yung dalawang tao, tapos pagising siya the next day, na-post na siya, tapos pinagkakagulo na siya. Hindi pala totoo yun, kasi maki-kick out ka. Ang dami kong inisip nung time na yun. After na niya akong humbarin and everything, parang nawala na. Lahat na lang na inisip ko, shit, ito na. I'm gonna lose my virginity. Parang happy na ako, excited na ako. It's happening, gumaganda na ako. Parang it was very brief eh. Naalala ko siguro mga 2 minutes lang yata yun. Kung di nyo nag-gets, lumabas na siya. Pwede ko ba sabihin it sa YouTube? Ah, paano ba? Basta, may lumabas. Basta natapos siya within 2 minutes. Alam na sobrang wasak na talaga ako nung gabi na yun. Na talaga, kasi feel ko embarrassing talaga yung nangyari. Pero the sad thing is, nagising ako, wala siya sa tabi ko. Na-inlove ako sa kanya. Totoo pala yun na whoever you do it first, may inlove ka sa kanya. Hinabol-habol ko siya. Para nagmukha akong yung nawawalang aso. Minintay ko siya sa klase niya. Sa lahat ng klase niya, nasa labas ako. Tapos binibili ko siya chocolate. Nung ano naman, mabait naman siya. Para sinabi niya, okay, we can date ka. Tinatalanto ko na siya talaga yung first girlfriend ko. Sa kanya talaga ako unang na-inlove. Kung love boy, or talagang sa kanya ako na-attach. Lamig na yung pagkaon ko. Nagka-label naman kami. Christmas time, hindi ko na siya nakita. I mean, nakikita ko siya sa school, pero ginost niya ako. Parang naging strangers kami. Biglaan, wala nakipag-break sa amin. Hindi na lang niya ako nakausap. At ako, parang hindi ako magmukhang loser. Tumigil na lang ako. Okay, fine, whatever. I mean, niyakan ko yun. Kasi akala ko, papakasalan ko na siya. Inisip ko na yung mga babies namin in the future. Pero okay naman na. Yung next kong ex naman, yung second girlfriend ko, yun yung next level pagkabaliw. Talaga yung masasabi kong first love ko siguro. Tsaka toxic talaga yung relationship namin. Hindi ko na masyadong papahabaan pa. Umabot din kami ng mga 2 years. Kami on and off. Almost buong high school kami. Nawalan ako ng friends because of her. Siya nawalan din siya ng friends because of me. Hindi ko naman papakita na parang siya lang yung masama. Parang we're both bad for each other. So yung we really just loved each other na parang we didn't wanna let go. Things aren't getting better so we had to break up. Medyo dun lumabas yung pagka-party boy ko. Nangyari siya nung senior year of high school ko. Sobrang na broken hearted ako sa kanya. So naghanap ako agad ng bagong girl.
girl para pagsilosan siya. So guys, huwag niyo akong babaslo. Yung gusto ko lang talaga pagsilosan yung ex ko. Kasi nagka-after, hindi sinood yung 2-month rule. So gumanti lang naman ako. Eh, wala naman 2-month rule sa States. Gawa-gawa lang kasi natin Pilipino. Yung tuloy. So mga after a few weeks, nagkaroon na siya ng bagong boyfriend. Nagpo-post na siya. Ayaw ko naman magpaka-feeling. Pero alam kong nagkaroon siya ng bagong boyfriend dahil sa akin. Gusto lang niya akong pagsilosan. Kung hindi, bakit di niya ako bablock sa story niya, di ba? Hindi na kami nagpa-followan, pero ini-stalk ko pa rin. Okay na kami ngayon, ha? Friends naman kami. Parang, hindi naman friends, pero acquaintances. Hindi ako magsasabing specific names or anything kasi baka mahanap niya siya. I've posted some of my exes on my social media. Alam niyo yun. Hanapin niyo sa YouTube or TikTok. Hindi ko lang sasabihin which is which. Parang in between our relationships kasi, sa second ex ko, nagkaroon siya ng boyfriend, nagkaroon din ako ng girlfriend, pero hindi kami. Parang, we were on a break. Ika nga ni Ross. Kasi on and off kami 2 years. So, minsan mag-break kami 1 month, tapos may bago akong ano. Basta malandi talaga yung malalandi kami nung high school. Pero ito kasing third girlfriend ko. Parang nagka-label talaga kami. Sa kagustuhan kong pagsilosan yung second ex ko. Label, pinupost ko siya sa social media ko. And guys, pag nag-I love you ka sa States, hindi ko alam kung super big deal yun sa Philippines. Pero sa States kasi, pag nag-I love you ka na, sobrang big deal yun. I hated myself that kasi talaga alam ko nasaktan ko siya. And kaya guys, advice lang, huwag kayong makipag-relasyon sa iba kung hindi pa kayo nakaka-move on sa past relationship niyo. Kasi yun yung ginawa ko. And talagang makakasakit ka ng tao. And hindi lang yun. Dahil sa pagkasakit niya, sinaktan niya ako, sinaktan niya. Friends ko, nag-spread siya ng lies and rumors about me. After that relationship, it didn't end well. Okay naman kami. A lot of things happened time na yun in high school. It was like a few months. Mga 2 to 3 months lang kami. After that, nagkabalikan din kami ng second ex ko. Pero legit, di ako nagbibiro. 1 month, mga 1 month lang nag-last yun. Parang isang summer lang after ko mag-graduate. And then nag-break na kami agad. Ibang state na siya. Gusto ko mag-stay ako sa California. Alam namin di mag-work yung long distance. Parang siguro closure na lang namin yun. Nagkabalikan kami. Oo. It was very nice. Kaya friends pa rin kami ngayon. Kasi parang we did something ng 1 month in summer na yun. Na parang, ah, okay siya. Sweet, di ba? Mali mo siya pala. Hindi, joke lang. Joke! I'm just kidding. Buti na lang di niya naiintindihan to. May jowa na siya. Masaya na siya sa buhay niya. I think siya yung first love ko. Di niya naiintindihan to. So pwede ko naman sabihin. Di ako magki-cringe. May jowa na yun. Pabayaan na natin siya. Kung mahanap niyo man siya, huwag niyo nang gambalain, okay? Our next question. Nagka-relationship ka na po ba with the same sex? The answer is yes. Pero, next question, na-try mo na ba makipag-sex sa same sex? No, hindi pa. Medyo weird na parang may relationship ka ba, pero hindi ka nag-sex. Yes, and the reason why you broke up is because of that. Up until first year college, I thought I was straight. Pero hindi naman na super ano ako. Marami naman akong friends in the LGBTQ. Nung high school, I was very open. Hindi naman ako pinalaki na parang bawal yan. Parang which is great. Pero up until first year college, I really thought straight lang ako. Hindi ko pa na-open yung mind ko na lahat ng pagpapaka-landi ko nung high school, lahat ng pagpapaka-feeling ko or landi ko sa third ex ko, talagang pinapakilig ko siya kahit alam ko naman dito toon. Ay, nabalik sa akin sa fourth ex ko. Kasi ito talaga, ay puta, dito ko na-realize na tangina, ang galing pala talaga ng mga lalaki magpakilig. Doon ko na-realize na sobrang kupal ko pala talaga sa mga school. Kasi ako nung high school guys, malandi talaga ako. As in lahat ng girls, alam nyo ba nagka-mono ako sa sobrang kalandian ko? Kung di nyo po alam yung mono, it's iwag nyo ako dyan! Mild lang siya. Para siyang yung STD na kukuha mo dahil sa kissing. Through saliva. I just wanna say it out there. Never ako nagka-STD kasi safe ako sa genital section. Never. Ano, nagpa-check ako, clean, everything, okay. Kasi safe naman talaga ako. Malandi ako, pero hindi ako malandi sa... Hindi ako nakikipag-sex sa marami. Marami lang akong minomomol. Kaya nagka-mono ako. So mono, you get it pag saliva ng iba. So one time in high school, nagmomol ako in one night. Allow around like 30 girls. May house party kasi, so parang sunod-sunod yun, yung parang may momol party. Hindi naman momol party, pero ginawa lang namin yung momol party yun. Pero pag sa sex naman, I want it, I see it as something special. Okay lang naman if parang hindi ganun yung pananaw mo, na parang sex is just sex. Pero ako kasi, sex for me is something special na dapat gawin mo talaga siya with someone that you're in a relationship with or you're in love with. Para sa akin, ganun. Okay lang kung hindi ganun niya sa'yo. Kabash niya ako ganun. Important na sex is something you do with someone you love. Pero yung kissing, ibang mali yun. Yung other bases, yung mga other sexual things na hindi sex. Para sa akin, okay na. Pero yung full na sex, parang para sa akin, yun yung dapat gawin mo with someone you love. Pero yung other things, you know, like mamol, yung... Hanggang second base, third base, marami ka nun. Pero yung full-on sex, dun lang talaga sa mga official relationships ko. Which is like, okay, next eh. Ano na po yung body count nyo? Yeah, 5. And by 5, I mean yung sex talaga. Which, konti lang yun, di ba guys? Oh, hindi mo marami. Kasi hindi talaga ako nag-hook up. Mag-hook up ako, hindi yung full sex. Like yung other things. Anyway, dun na sa 4x. So, first year college, ayoko talaga alalahanin. Pero sige, para sa inyo, kagawin ko na. Nakawento ko na rin yata ito sa live ko dati. So, dito ko na-realize na talagang ang galing pala talaga magpakilig ng mga guys. Parang may naging kaibigan ako. So, first year college, you know, everything is, everyone is so open.
freedom, parang liberated, ganun. You can do anything you want practically, and mag-isa na ako sa States. And yung friends ko medyo, nag-drift apart na kasi kami lahat. And not kidding, wala akong friend na naiwan sa California. Ako lang mag-isa. This was 2019, so bago ma-pandemic. May kaklase ako, tsaka same org din kami. Lumalapit sa akin, sinasabi, hey bro, let's go, let's eat. This was just in the first weekend. Namin, parang marami kaming same class. Tapos, sa organization na sinalihan ko rin sa college, yun, nandun siya. Kailangan ko rin ng mga kaibigan, so nung nakausap niya ako, nakikipag-usap na rin ako sa kanya. Tapos sabi niya, hey bro, you wanna get lunch together? Akala ko talaga noong una, friends lang kami, ganun. Tapos dun, nag-start na siya mag-talk about his sexuality and his ano. Tapos sabi ko sa kanya, yeah, me, I'm, you know, I'm straight, but you know, I have a lot of friends who are the LGBT. Tapos sabi niya, oh yeah, cool, cool. Okay, friends lang kami. Siya yung first friend ko sa college. Nagte-text siya sa akin, hey, good morning, ganun. Where are we eating today? Tapos akala ko para sa akin, normal lang yun. Kasi ganun naman kami mag-text ng mga kaibigan ko. Pero hindi sila nag-good morning. Ano lang, hey bro, where are we eating? Siya nag-good morning, how are you? Tapos may pa-emoji. Ako medyo na-weirdoan na kasi, di ba jowa lang gumagawa na ganito? Pero sabi ko, baka ganun lang talaga siya. Tapos biglang as the days pass, tinutulungan niya ako sa mga assignments ko. Parang ang thoughtful niya. He's really good looking, by the way. Papapaisip na parang, kasi hindi talaga ako yung, I guess it helped na rin na parang, I'm very open to the fact na I might like guys. Open ako nun. Hindi ako yung parang, iya, ayoko. Walang ganun na parang, oh no, I don't want to be. Madali lang sa akin tanggapin na parang, oh, I might like him, fine. Mga 1 week, sabi ko, oh yeah, I'm gay. Kasi hindi ko alam na bisexuality existed at that time. Parang akala ko, if you like a guy, you're automatically gay. Parang akala ko ganun na siya. So sinasabi ko sa kanya nun, oh yeah, I think I'm attracted to guys na. Pero hindi ko sinasabi na gusto ko siya. Pero I realized na parang I might be attracted to guys kasi parang na-attract na ako sa kanya. Nung kinukwento ko na sa kanya yun, sinabi niya sa akin, finally, parang doon inamin na niya matagal na daw niya akong gusto. He's been doing all that kasi gusto niya ako, that he's hoping, bisexual din siya by the way. So parang he was hoping na I'm into him na rin, na parang ganun, na ginagawa daw niya talaga yun. So maybe he could bend me kasi naniniwala siya na not, he doesn't believe that everyone is 100% straight. He thinks na sexuality is such a spectrum, wala daw 100% straight. Parang yun yung paniniwala. Ako, whatever naman, I don't care. Parang ganun naman ako. More like, you be whoever you are. Parang ganun lang ako. Parang ginawa daw niya yung talaga lahat. Pero hindi pa naging kami. Kasi after that, may nakalandian din ako mga few girls. So, nagkaroon na naman ako ng sexual identity crisis. Kasi sinabi ko, hala, straight na naman ako. Parang ganun. Kasi hindi ko alam din. Hanggang sa sinabi nila sa akin na ibang friends ko, yeah dude, you're probably just bisexual. As in, ang tagal kong mga isang buwan ako nung nakala ko may sexual identity ko. Crisis ako kasi every week iba yung sexuality ko. Kaya parang ako pag ngayon pag may nagtatanong sa akin, I usually say mbay. Parang mas naano na ako na dapat wag na lang kayo magtanong. Why are you asking? It's like asking kasi parang a person kung straight ba siya. Parang wala naman kasi ganun, 'di ba? Oy, are you straight? Parang a straight person doesn't have to come out as straight. So why do people in the LGBTQ have to come out? Para sa akin dapat hindi na ganun. So wag na dapat tinatanong. Nagigets ba? Hopefully the day comes hindi na siya kailangan tanungin. Bisexual person doesn't have to come out like a straight person doesn't have to come out. And I didn't really have a coming out thing. Alam ko yung gaano kahirap yun, yung mag-come out. From the stories I hear from my friends na who weren't as lucky as me to have accepting families or accepting friends. Hindi talaga sila tanggap. So talaga hoping one day, hindi na natin kailangan mag-come out. Now we don't owe anyone an explanation for who we are. So back to my story. Hindi na ako kumain. Friends pa rin kami at this point ha. Nag-uusap pa rin kami. May nilalang din ako ibang girls. Open naman ako sa kanya. Sinasabi ko, hey dude, I'm dating. Pag sinabi mo palang I'm dating, hindi kayo official. Kaya hindi ko sinasabing mga 15 na yung naging exes ko. Kasi dating lang naman ko. So, parang sinasabi ko, I'm dating this girl. Sabi niya, okay dude. Pero sinasabi rin niya sa akin, I'm still not giving up on you. Tapos ako parang nakifeel ko, eh. Nakakakilig yun ah. Kasi usually, ako lang yung gumagawa nun eh. Ako yung nagpaparamdam nun sa mga nililigawan ko eh. Pero sa pinaparamdam niya sa akin. So parang sabi ko, this is such a weird feeling. Parang ang sarap para ng to be on the other end naman. Kasi ako lagi yung nagbibigay sa girls, diba? Tapos sila yung receiving. Ngayon naman, napalitan. Ako naman yung binibigyan. Nagigets diba? Ako naman yung kinigilig. Wala namang ano. Guys, by the way, hindi ako cheater ha. Sa stories ko, iniisip nyo na, parang may nag-overlap sa stories ha. Hindi po. That is one of my rules. Hindi ako mag-cheat. So, sa girl that I was dating, talagang I broke it off. Sabi ko, oh, I don't think I'm ready. Yung mga usual breakup shit na lagi ko sinasabi kasi nga, malandi ako. Kaya ako nakarma sa fourth ex ko. So, akala niya, di ba, saya-saya, napakilig niya ako. Ganyan. So, naging kami mga 2-3 months. So, within the first month of the relationship, and as in yung ini-spoil niya ako, sinusundo niya ako sa apartment ko, hatid niya ako sa school. Yung the thought talaga eh, kasi mas malapit siya sa akin sa school. So, the fact na susunduin pa niya ako, diba? As in, 1 month ginawa niya yun, so ako kilig na kilig ako. At this point, kami na, official na kami. But it is too good to be true sa palabas ng cut niya.
Kamusta pala kayo sa mga Kat Neil stans? Parang very ano siya, ang tawag ganyo. May pagka... para toxic masculinity, ganung vibes. Wala talaga kasi akong experiences with guys. As in siya yung first. So parang naiinis siya sa akin pag hindi ako yung nagiging... parang gusto niya, siya yung dominant. Tapos... I guess ako yung submissive. Pero hindi kasi nyo nagagets na never pa nangyari sa akin yun. Usually I'm the dominant. Ako yung nagbe-baby sa girls. Nasanay ako doon. Hindi nyo nagagets yun. Gusto niya parang siya yung dominant. Nagagets yun. Siya lang mag-aalaga, siya lang mag-aan. Kaya nag-aaway kami. After nung first month, medyo hindi kami nag-aaway. After that, yung other reason na sa malalaking away talaga namin and the reason why we broke up, kasi he really wanted to do it na. Pero ako, I really wasn't ready kasi nalang taon ako na 18 pa lang. So parang going, parang virgin ako ulit nun, diba? Kasi I had no experience. So parang I was going through virginity again na parang, hala, ano to, hindi ko nang gagawin. Gets ko naman kasi nga, mali tayo mga lalaki. Parang gusto ko munang namnamin yung relationship muna na wala lang, going to trips lang muna, starting lang muna. Gusto ko ganun muna, yung parang high school muna. Kasi parang bago lang naman eh. Kasi nga, gusto ko mag-gets yan na first, itraton yung first relationship ko yun. Kasi in a way, parang first relationship ko ulit yun. Pero hindi na nag-gets yun. I guess di ko rin naman kasi na-communicate masyado. Never naman kami nagka-physical na ano, mga ano na lang, mga playful ano lang. Playful sapakan. Start na siyang sumigaw. Start na rin ako sumigaw. Parang we were both very dominant energies lang kasi, siguro. Hindi ko pa alam mag, ano, yung mag-meet. Ma-pride talaga. Ma-pride kami pareho. Pareho pala kaming Aries. So, hindi ako naiwala masyado sa horoscope pa. Pero baka, para sa akin, nag-end lang talaga. Kasi nag-clash lang talaga kami masyado. Nag-start ulit yun, yung parang pagkabata ko. Alam na sa second ex ko, inisip ko, oh, baka this is another, ano. And yung parang 4 years kaming na relationship. Pero 3 months lang, nag-break na kami. The third month, nagka-trust issues na rin talaga ako. To make myself feel better, sinabi ko, nakarma lang talaga ako sa ginawa ko sa third ex ko. Hindi ko pa naman masasabi na sobrang na in love ako sa kanya. More of like, may comfortability na ako sa kanya. Hindi naman kami umabot sa parang, oh, I'm so in love with you. So we were just very comfortable with each other. Feeling ko kasi pareho kami personality. Ayun. So, sa story of my ex. Huwag niya siyang hanapin kasi wala na akong pakidon, right? So, pero ayun, so that's what happened. Anyway, so after that, I focused on work, sa studies. Nagkaroon ako, oh, aral ka, aral ka. Kasi bigla nag-COVID. Nung March, umuwi ako. Tapos yung time na yun, doon, nakalimutan ko na talaga siya. But tinday ko na ulit mag-relationship. Here sa Philippines, I've had 2 exes lang. Siyempre, tinatago ko lang sa inyo. Isa sa 2023, isa sa 2022. Short but sweet, isa kong school. They were both girls. Hindi pa kayo nasanay na nag-iiba yung phone ko kasi namamatay yung camera ko. Hindi ko na-elaborate, pero I guess sa first ex ko na that I had here, first girlfriend ko siya here in the Philippines ever. First relationship ko rin with a Filipina. Ayan, okay naman kami, pero hindi kami yung super na in love sa isa't isa. Sa totoo lang, I guess siguro I needed to fix myself. Feeling. Pero hindi, totoo yan. I needed to fix myself. Kasi may trust issues pa talaga akong malalala. Kunwari, paglalabas siya, medyo na ano ako, parang, ah, bakit ka? Pwede ba akong sumama? Parang may trust issues talaga ako. So, na-realize ko na parang I wasn't treating her well nga. Masyado lang akong, ano sa kanya, protective, clingy. Nasasakal na siguro siya, ganun. So, parang, yeah, we broke up because of that. And then, my second ex naman, siya yung nakipag-break sa akin. Dito na, medyo nag-move on na talaga ako. Okay na, ready na ako to be in a relationship. Pero siya, hindi pa siya naman yung ready. Ang, parang panaglalaro na ako ng mundo. Huwag niyong isipin na malandi ako, guys. Kasi hindi, when I date to marry talaga, okay? Sorry kung naguguluhan kayo, kasi before sabi ko, 4 exes. Pero kasi, those were the 4 exes sa states na talagang kinount ko. And dito naman, I had 2 exes na para sobrang bilis lang talaga. Then I really count. Or nahihiya lang talaga ako sabihin na ang dami ko na naging exes na baka judge niyo ako. Pero anyway, so sige, sabihin na natin 6 exes. Pero para sa akin, di kasi ang bilis lang nun eh. Okay, 5, whatever na nga, sige, 6 exes. Huwag niyo akong judge, hindi talaga ako malandi. I date to marry, guys. Huwag niyo akong judge. Huwag kayo matakot i-date ako kasi I really date to marry. It's just hindi lang tinatadhana. Hindi ako nagde-date lang, hindi ako nag-hook up, ganun-ganun. That's not my thing. Kung may ilalabas man ako sa social media, it's because they want to. Or they're comfortable with it. Parang ganun. Never ko silang sasabihin, uy, labas ka naman sa social media. Never. I will never ask them of that. Parang kung gusto lang nila or if comfortable sila to do it. So yun. So last ex ko, Feb. So I've been single na, I guess mag-1 year na rin. Talaga nag-gym na lang talaga ako. I work better at myself. And now I can say, I mean, hindi naman perfectly healed. That I'm very healed. I'm very strong na. I'm working on myself. Marami rin kasi akong insecurities. Alam niyo, bulimic ako. I had a lot of insecurities and, you know, what I did is I really worked on myself. Hindi akong naghanap ng relationships. Masyado lang talaga akong maano sa TikTok. Guys, naghanap akong jowa. Jowa, baka naman. Pero the truth is, hindi talaga kasi ako naghanap. If it comes, it comes. Ito, pinapost ko sa YouTube kasi parang this is our small community na we can just chit-chat. I think parang mas may free
freedom ako. Kasi sa TikTok ang daming restrictions, hindi ako masyado makakwento. Siguro hindi ko rin masyadong popular about tong video na to. Parang if you want to watch this, you watch it. If you want to talk with me, you watch this. Beginning of a podcast. Kasi gusto ko talaga mag-podcast. Mari podcast na lang to. It's very therapeutic din yung mga ganito pala. Yung may kanakausap ka lang sa camera, letting out your feelings. Sana may natutunan kayo again. To the people commenting about my sexuality or anything, you guys don't have to defend me. Hindi naman talaga ako affected sa mga nagka-comment na I know who I am, and I think as long as like I've never tried to hide who I am, parang kung ano ako, yun ako. I don't try to act like I'm straight. Kasi diba maraming comments na ganun eh. Ah, paminta. Ah, paano. Parang no, I'm not acting some sort of way. I'm just acting like that because that's me. Another side of me, I'm very introverted. Pag may camera, I'm very extroverted. Kaubusin ko na to. And ayan. Bye, guys. Claim ko na, podcast na tong episode na to. Magpo-podcast tayo next. Ngayon naman with a guest. Kapatid ko muna, sige. Sino gusto nyong guest? Comment nyo down below, guys, sino yung gusto nyong